All right. Good morning, good evening po sa lahat. At welcome again po tayo sa ating Global Nurse TV. Nakikita niyo yung chinito na yan. Yan, kaklasik mo ng college. Ay, walang iba kundi si Jay Lopez Vitug, UkRN. Siya isang high-dependency unit level 2 care nurse. Actually, senior nurse na siya dyan sa area niya. So, yan, pag-uusapan natin yung area mamaya. Ayos ba, paring Jay? Kamusta naman, ayos lang, paring Jay? Hello, kamusta kayo? Ito, ayos lang kami. Ikaw? Ayos naman, ayos naman. So far, nakukuha ng tamang oras dahil dayo. So far, good to see you, pre. Pare, good to see you din. At salamat at pinaunlakan mo ang Global Arts TV na din. Anytime. Long time no see. Pare, ganito ah. Siyempre, may mga tanong ako sa'yo, pare. Okay lang ba? Okay naman. Ayos lang. Tayo nagkwekwentuhan ito eh. Oo nga eh. So, pare, yung pag-nursing mo ba, ay minaalam mo yan sa mga kapatid mo, mga pinsan mo, or what? Sino ba nagbigay ng influence sa inyo para maging kumuha ng nurse? Well, actually, pre, nursing is not my first choice. Pero ang father ko, since sabi niya sa akin, you have to pick up course kung ano yung gusto mo. So, ang talagang gusto ko is maging abogado. Eh, kaya lang, unfortunately, nagkasakit si daddy. Kaya sabi niya sa akin, no, just get four-year course or anything na mas malapit-lapit. Kasi ang abogado sa atin, natagal eh. So, I took up nursing. So, that's why I've landed up in this type of job. Wow, di talagang si daddy yung nilagaan mo nung mag-estudyante ka pa lang. hindi naman. Pero lang, eh syempre, alam mo naman sa atin, pre, di ba? Kung ano yung sasabihin nila, gawin mo. So, just crack on with it. Sabi nga nila. So pare, hindi mo na binalak talaga na, kasi minsan, kagaya ng mga iba kong mga estudyante, after nursing pare, nagtuloy sila ng law. So hindi mo na naisip yun. Hindi na pre, kasi during that time, nung nag-nursing ako, tayo. So after 4 years, sabi ko, ano kayong gagawin ko? Do I really want to carry on doing the nursing? Or actually, hindi naman kagad ako nagtrabaho as a nurse. Kung gumraduate tayo, pumasa ng board, immediately. Then, sabi ko, mag-apply muna kaya ako ibang trabaho. So, nag-apply ako ng trabaho sa ano sa isang Canadian firm sa Manila. So, able to establish my name there at saka nakapag-organize ng supervisors, mga team. So, they're all successful. Tapos noon, naisipan ko rin mag-exam sa air traffic controller sa atin. Yan. Kasi talagang sabi ko from the very beginning, wala sa isip ko na maging nurse. So, eventually, sabi ng daddy ko, sabi ng mami ko, so, ano ba pinaggagawa mo? So, yeah. So, you have to basically do kung ano yung tinapos mo na pag-aaral. So, which is, ended up applying for a job sa Quezon City, which I've worked sa National Children's Hospital sa Ibu. That was my first job as a nurse as pediatric. Wow. So, yung medyo hindi ko kabisado yung children eh. Yung ba children talaga mga pasyente doon pare? Oo, pre. Government hospital siya ng National Children's Hospital sa E. Rodriguez. Just very near St. Luke's. Oh, parang nakikita ko sa along the highway lang yun, di ba? Oo. Talaga siya kasi meron tayong, don't be confused with Philippine Children's Medical Center na sa may Quezon Avenue. Tapos merong National Children's Hospital na sa E. Rodriguez. Ayun, nalito na ako doon. Hindi ko talaga. Oo. Ano yan eh. Pero, kabisado yun ah. Very good. Dalawa pala yun. Parang ngayon ko lang nalaman yan. Hindi ako pamilya sa hospital na yun. Dalawa pala yun, pero kaiba. So, pare, doon, ilang years ka doon? Nag-start ako rin siguro mga 1997. And then, tatlong taon lang ako doon. Kasi after 3 years, I decided to go here abroad. So, pagpunta ko rito sa UK, actually, accident lang. Eh. Kasi yung girlfriend ko, now my wife, we've applied
na magtatrabaho sa abroad. So, mm-hmm. nagpunta kami sa travel agent, merong sabi sa amin na why don't you apply sa Middle East? Mm-hmm. Okay naman sa Singapore. So, mm-hmm. okay na sana. Kaya lang, may nagsabi naman sa amin, eh, bakit hindi mag-apply kung open ng United Kingdom? Which is, okay nga naman. So, we decided na mag-apply kami. So, year 2000, November 21st, 2000, I think, when we landed sa London Heathrow. Napakalamig. So, winter eh. Winter. Wow. Winter. Oo. Tapos, nagkahiwalay pa kami. Kasi siya, na-assign siya sa Berkshire. Mm-hmm. Ako naman, na-assign also West Midlands. So, doon namin ginagawa yung aming adaptation. During that time, ang tawag pa sa NMC is UKCC. Yun yung parang PRC, regulatory body na United Kingdom. So, during that time, maluwag pa eh. Maluwag pa yung kanila mga, pag-apply mo ng lisensya. So, sa amin yung isis ko, nag-adaptation period kami for 6 months. So, meron kami mga book. Yeah, meron kami mga book during that time na we have to finish and need to be signed by our mentor or manager namin. So, ayun. Pagkatapos nun, submit kagal yun. Labas na yung lisensya mo na. That was then. Ngayon, mahirap na eh. No, balita ko nga. So, pare, ibig sabihin, si Mrs. mo, ibang area din siya. Hindi. Actually, nung dumating kami rito, hindi kagad kami nagtrabaho sa hospital. So, initially, application namin is to work in a private hospital. Mm-hmm. But when we landed here in the United Kingdom, nagbago. So, we have to go with the flow. Sabi sa amin, we have to work in a nursing home. So, the nursing home, she was in the south and I was here in the middle of the country. So, ayun, nagayin namin ng aming lisensya. After noon, nag-transfer ako sa south. Siyempre, sumunod ako. Una rin si girlfriend during that time. Yes, siyempre. So, I went there. And then, naging na-promote naman as a care manager. Then, eventually, I was involved in the management for the next 5 to 10 years. So, tapos, nag-move kami ulit dito sa Midlands. Oh, okay. So, matagal-tagal din pala, no? So, pare, sa tagal na yan, pare, may tanong ko lang. Kailan naman nag-start yung pagiging HDU nurse mo? 2010 of July, I think, nung nag-decide na ako to join the National Health Service, so which is called NHS, parang Department of Health natin dyan sa Philippines. Mm-hmm. So dito it's called National Health Service. So 2010, nag-apply na ako noon. Pero nauna si Mrs. Magtrabaho sa National Health Service kasi syempre, kapag may family ka, you don't have any relatives dito. Mm-hmm. Ikaw lang ang gagawa ng schedule mo. Diba? We have to be working opposite. Mahirap. Pero while sabi nga sa kanya, while I'm in control of doing the schedule ng mga staff, masaswap ko ngayon yung aming schedule. Mm-hmm. So, then I decided to apply na ng 2010 because the LRL system is grown up by then. So, okay na. So, pare, magaling ka pala sa management, pare. 10 years of in management. 10 years, ano? 10 years. May mga natulungan din, may mga kaibigan sa National Children's Hospital. Kasi during the time, ang mga work permit before is madali lang eh. So from Middle East, nagpunta sila rito, tapos stay sila rito, then eventually some of them stayed here, some of them went to Australia, iba naman nagpunta ng Amerika. Mm-hmm. It's just helping other people. Wow, pare. Salute! Diba? Kasi mayroon tayo na natulungan mga tropa natin. Actually, it's them. Instrument lang ako, pero they did the work. Laking bagay pa rin. Na merong isang Jay Vitug na kakilala. Ayun, pare. So, yung mga pag-usapan naman natin, pare, yung mga cases dyan sa HDU na yan,
Kasi mukhang hindi ako familiar sa ganun. Alam ko lang, medical surgical ward, ICU, mga ganun pa rin. Basic lang. Pero mayroon pa palang HDU. Oo, pinagtawag sila rito nga high-dependency unit. May level 1, level 2, level 3. Ang level 1 is mga nasa ward base yan. Level 0 to 1, ward base. So level 2, yung mga high-dependency na kailangan post-operatively, surgical-wise, na bagong opera, either colorectal, upper, lower, or vascular, or minsan trauma, mga ischemic lacerations, pupunta sa amin yan, mga max-pax, yung mga may trachy patients, so pupunta sa amin yan for monitoring just to stabilize them for the next, after their operation, for probably 3-5 days minsan. Mm-hmm. Okay sila. Majority naman, okay naman. Pupunta naman sila sa, nag-improve naman sila, and I should say 80-90% they go down to the ward, which is what we expect them to do. Pero yung iba, kapag medyo nag-deteriorate, they go and we have to escalate them sa aming intensive care. Okay, so ibig mong sabihin pare, yung mga patient nyo ay galing ng OR? Galing ng theater. Theater. Ang tawag dito is theater. So from theater, they're going to classify it as level 1, level 2, or paano? Anong bang ginagawa? Depende, pre. Depende sa type of operation nila. Depende na rin kung if the patient is requiring inotropes, mga medication na kailangan sila na nakamonitor hourly. So they are monitored hourly basis. Saka kapag meron silang mga infusions na obviously na hindi kayang gawin sa ward, sa amin bumabagsak. Tapos kapag nag-improve sila, they go down to the ward. If fortunately, kapag nag-deteriorate and they need further medical attention, then we have to escalate them to the intensive care namin. Okay. So pare, kasi parang mayroon tayong nakalimutan. Kasi usually ang practice natin, from theater, meron tayong recovery room o yung... Yes. Frank Richard, so when they have an operation, after an opera nila, they will go to recovery for recovery. After few hours, just to stabilize them. Once stable na sila, then they will gonna ring us and let us know na ready na yung pasyente for collection, ready na pumunta sa ward namin. So kami naman, kapag on the way na pinick up namin ang pasyente, kapag may nakita kami na bakit ganito yung mga blood gases nito or some things that we're not really happy, we have the right to say no. Kasi mahirap na eh. Baka mamaya, in between transit, magkaroon ng problema sa corridor. So once you sign the paper na tinanggap mo na yan, it's your responsibility. So it's patient safety at all times. So once nagawa yun, at okay naman, at happy naman ang staff ko at ako pag ako mismo ang kumuha, naka-ready na yung aming unit ng expected na yun. Okay. So pare, sa pagkakaintindi ko dyan, dun pala sa recovery room, ang decision making. Well, parating ka sa area nyo. So, pupunta sila, kumbaga, this week, kanyari, Monday, Tuesday, Wednesday, may diary kami, kung ilan yung mga pasyente na darating sa amin. So, kapag expected na sa amin yon na darating, ooperahan sila, kukonfirm yan sa bed meeting in the morning, together with the matrons, with the consultants, mga surgeons. Siyempre, kasi hindi naman sila pwede mag-opera kung tingin nila, we have to discharge patient first. Or kapag meron kaming bed available sa unit namin. It's all, medyo, alam mo na, parang red, green, yellow. Kapag green, go, okay, may bed, sige, tuloy ang operation. Kapag kapag walang bed, well, it's up for the upper management to sort it out. Kami, siyempre, our duty is just to accept patients who need care. Yun, pare. So, parang nakukuha ko na. So, pre-operation, pare, meron na mga na-undergo na mga lab works or assessment, yung patient going to OR. So, doon pala, meron na kayong idea na pupunta siya sa inyo. Oo. Meron kami list
Sometimes may mga unfortunate events na hindi pwedeng operahan dahil nakapandemic. So, ganun nga pre, mga patient namin, we got daily diaries or listed, may list yan. So kapag okay for operation, may mga may bed available sa amin, or kung wala namang bed available, who are potential discharges, kasi talagang meron talagang maoperahan. So priority talaga yung mga cancer patients. So yung iba naman naka-cancel dahil may mga untoward sa events sa accident and emergency na sila mapaprioritize. So ganoon naman yan. So usually, pre, anong range sa mga edad ng mga pasyente niyo diyan? Every kahit anong age, pre. Minsan may mga 18 years old na talagang ganong edad. Pero majority mga 40s, 30s, 50s, 60s, 70s, 80s. Ganon. So yun nga, depende sa problem, sa mga colorectal, upper GI, lower GI, vascular patient, yung mga endarterectomies, mga aneurysm. Ganon. Pero kapag ruptured ang aneurysm, siyempre ang aorta, so they go straight sa intensive care. Oh, automatic yun eh. Okay. So pare, mukhang expert ka sa area na yan, pare. Ano? Pare, ano ba yung bago ka napunta dyan, ano yung mga qualification ng isang HDU nurse para makapasok sa hospital na yan? Actually, ang kailangan mo lang naman talaga need to be true to yourself. Kailangan knowledgeable ka. Dito may tinatawag silang 6Cs na tinatawag sa United Kingdom, which is you need to be caring, compassion, competence, communication, at saka courage and commitment. Those are the baseline, kumbaga, jobs needs to be done effectively and with efficient, efficient manner. Oh, pare, napakaganda. Ngayon naman, pare, so aside from that, as a nurse talaga, sa it's ano ba dapat maging attitude ng isang SDU nurse habang on duty siya towards the patient? Ano talaga, kailangan na focus ka all the time. On the ball nga. There's no space for any mistakes. Mistakes are not allowed. Though sinasabi natin na tao lang tayo para nagkakamali rin, pero obviously, we're dealing with people's lives. So, as much as possible, 100% your focus ka sa trabaho. Katulad ko, syempre, on a senior management side, so I've got responsibility to make sure that the patient is well looked after, the staff are as well looked after, plus the entire unit is safe. So it's really having a safe environment, providing an excellent care sa pasyente. Talagang lahat gagawin mo. So pare, parang gusto ko malaman ano kung ano ba yung ratio niyo yan dyan sa nurse to patient. Ang ratio niyo? Ang ratio. So ang ratio namin isa high dependency is one nurse to two patients. One nurse to two patients. So sa ang aming ward kasi is there's Green Bay and there's Purple Bay. Kaya dati wala yun. It's just Bay 1 and Bay 2. So ang aming Bay 1 is a true green patients ang nandun. So bago sila maoperahan, 3 days before they have an operation, nag-isolate na yan. Kasi alam mo naman sa pandemic natin yun, di ba? So merong kailangan isolated sila prior to their surgery. Tapos isa-swab yan. Pero dumaan din sila sa pre-assessment. So na-swab sila lahat, na-blood test sila. Kapag okay, go. Yung isa naman na bay namin, which we call the polito sa Purple Bay, yun yung mga negative patients sila, negative ang swab nila, pero they come from accident and emergency sa ER, dyan sa Tawag sa inyo, ER dito, A&E.
So, yung mga hindi nag-isolate, they just have to come to the hospital and unfortunately, they ended up having an operation. So, we cannot mix them both. So, syempre, I mean, alam mo naman yun, yung pandemic, COVID, madaling makahawa. So, you have to protect the staff, protect the patient itself. Wow, napakaganda ng protocol niyo. Malaki yung hospital pero ano ba yung ilang capacity bed diyan hospital niya? Ang hospital is nasa 1000 plus bed capacity. Okay. It's one of the trauma hospital. So it's also a teaching hospital. Ng medical and nursing. Actually lahat so magandang hospital, maganda. Magandang experience, maraming mga departments, marami kang matututunan. Of course. Sa dami ng case pare, no? So doon ko na talaga nahasa sa area niyan. Anyway, every day is you learn things, new things. Kahit na sinasabi mo na nag-aral ka, may mga time na kailangan mo ma-refresh, may mga time na kailangan mo na matutunan ulit, may mga time na may mga magre-remind sa'yo na, oh, ganito pala yun. Everyone's, from health support worker, everyone's equal. You know? They've got the right to say what they want to say. Right. And I've got the right to say what I want to say. Pero at the end of the day, as long as it makes sense kung ano yung sinasabi ng bawat isa para maalagaan ang maigi yung pasyente. Wow. So, pare, i-refresh lang kita kasi narinig ko yung refresh pare. Yung pwede sa hospital nyo, yung mga machine nyo ba dyan ay meron din ba sa Pilipinas? Mga gadgets na ginagamit? Oo, meron din. Kasi it's a government. So, ang machine namin is mga Philips B60, Respironics, mga Alaris pumps, Bron pumps. So, mga infusion pumps namin, mga nasal high flow. Pero, sa amin kasi, in unit ko, walang intubation dun eh. So, once kailangan nila ma-intubate, they can intubate sa ward namin. Then after that, once they stabilize the patient, they go straight to the pods sa critical care. So, kami, the highest na kaya namin gawin sa unit namin siguro is CPAP. Ganun, CPAP. Kasi nasa level 2 care ka lang. So, after nun, if the patient needs further medical attention, so they have to go to critical care. Mga invasive procedures. Yung mga. Wow, pare. Maganda talaga ang area niyan. So, pare, dahil magandang area mo, ano naman yung mga magagandang gamot na binibigay nyo sa pasyente? Gamot? Mga gaya ng sabi ko, ang unit namin, we cater for mga inotropes, mga support medication para i-monitor ang blood pressure, mga pain relief, mga patient controlled analgesia, yung tawag nila, meron sila rito yung mga PCA na tinatawag. PCA. So, meron kami mga epidurals, meron din kami mga ketamine infusion, lalo na sa mga spinal patients. So, yung mga yon, mga sort of medications na binibigyan. On top of that, syempre, may mga antibiotics, mga oral medications na kapag well na yung pasyente. Okay. So, pare, yung mga medications that you mentioned mo, no? So, paano ba yung dinidispense, pare, sa area nyo? So, sa amin, kapag mga any medications kasi, lalo sa high-dependency, anything na infusions, needs to be checked by 2 nurses. Always. CD, control drugs, always 2 nurses yan. Kasi there's no space na sa error. Kasi we're dealing with the patient's lives. Kumbaga, safety lagi. So yung mga ganon, mga gamot, meron kami mga ward stock medications. So kapag medyo alam na namin na in the middle of the night, kasi meron kami routine, by the time na 12 midnight, we check the control drugs. So kapag may kulang, i-order namin yon. So the following morning, yung pagdating ng day staff, sila ang order nun. Nasulat na namin, kukolektahin na lang ng pharmacy,
Then it will come after a few hours. Tapos i-receive siya ng day team. Lalagay sa CD book, sa CD covered namin. Checked by two staff nurses. And then, ganun ulit yun. Importante na kompleto lagi yung medication. Kapag every day, in terms of the pharmacist, merong may dumarating sa amin na ward pharmacy. I-check yung supply ng medication sa ward. Pag low na yun, automatic yun, pinatakop nila. Okay, so meron pala talagang isa nag-assign na pharmacist sa area nyo? Meron. On top of that, pre, hindi lang yung gamot ang sinecheck nila eh. Hindi lang ward stock. So iba yung nag-check sa ward medication, stock yun ng pharmacy. Meron din kami pharmacist na sa assigned sa high dependency and critical care. Na sinecheck yun. Each chart, sinecheck niya kung tama ba yung pagbibigay ng gamot o may kulang ba o bumali ba sa prescription ng doktor. Meron bang mga antibiotics na kailangan i-review for how many days? May mga ganon. Ako rin naman as a in a management post role, kine-check ko rin yon. Meron din akong time na nag-check ako. Allocated designated time na check ko yon. Mag-rounds ako, titingnan ko ngayon kung ano yung mga chart nila, kung ano yung missing, kung antibiotic needs to be reviewed. O kung walang signature, bakit nabibigay? Kapag may error, doon mo na-identify, you have to make a day text, a report. Siyempre, kapag may error, you have to document it, you have to let the management know. Not to punish or embarrass the staff, but obviously to rectify yung problem para hindi na ulit mangyari. So there's no room for mistake talaga, pare. No. Kahit anong siguro. Saan? Kahit saan. Oh, nakasalalag yun ang license natin. Exactly. Ito yun. So, pare, na-mention mo yung duty mo. Night shift ka, narinig ko eh. Nag-edit. Night pag-check nyo. So, yung bang gusto mong shift na yan? Night shift ba talaga gusto mo? Hindi, pre. Ang shift dito, it varies. Merong 2 weeks of nights, may 2 weeks of days. Minsan, unfortunately, nagiging 3 weeks of nights ka. Minsan naman, nagiging 3 weeks of days ka. So, ang shift patterns namin start at 7:30 in the morning and finishes at 8 o'clock at night time. So, ang night shift comes at 7:30 ng gabi. Matatapos yun ng 8 o'clock ng umaga. So, meron yung 3:30 minutes for handover. General handover, plus after the general handover, pagkatapos silang ma-allocate sa kung anong patient ang ilo-look after nila, they've got handover bed space doon sa nurse na karilya doon nila. Okay, so pare, paano yung handover nyo? Doon mismo sa room ng patient o nasa station lang kayo? Ang general handover is just to give a bird's eye view sa sa lahat, kunyari. Okay. Tatlo tayo, apat kayong staff na duty ngayon. Ako mag-handover sa inyo. Sabihin sa inyo kung ano yung situation ng bed 1, bed 2, bed 3, bed 4. Mm-hmm. You know, just a touch-up lang na, no, na handover. Then, i-allocate kayo ngayon ng whoever is nurse in charge kung anong bed space ka. So, pagdating mo ngayon sa bed space, yun na yung thorough handover ng outgoing staff. So, night shift. So, meron tayong mga routine na parang Richard na kailangan natin gawin as in charge. So, siyempre, check natin yung mga pasyente. Check natin on top of that yung ating checks, the daily checks ng mga staff, kung ginagawa ba nila ang trabaho nila. Plus, meron ba silang nalinis? At kung meron silang input na kailangan sabihin or concern, so sasabihin nila yan sa akin or sa mga in charge. Para siyempre ma-escalate namin yung mga dapat namin gawin para sa pasyente. Pag-check ng mga gamot, importante yun. Laging may pharmacist, kaya nga sabi ko kanina, may pharmacist na tinitingnan yan. So, tinitingnan kung may pati nga delusion kapag alam nila na medyo sila na mismo naglalagay doon para lang huwag malito yung staff. Pero any doubt naman, you have to ask your colleague or meron kaming system sa trust na parang kumbaga BNF na, nakalagay na sa computer yung anong kailangan mong gawin sa gamot,
Mm-hmm. Paano mo ibibigay, ano oras mo dapat ibigay, ilang beses mo dapat ibigay. May mga safety net na tinatawag. Okay. Mm-hmm. So talagang detalyado na lahat. Oo. Nakaready mm-hmm. na lahat. So pare, so yung paano naman ang charting system ni dyan sa area mo? Ang charting namin is meron kami book. You do the writing sa book, lalagay mo yung mga result ng blood results sa back of the chart. Pero lahat yun, it's all computer naman. Kaya lang, ang sa amin kasi, the critical care started doing, I think the ages ago na computer sila. Talagang everything computer. So, kasi medyo chain reaction yan eh. After them, it's our department. So magsiswap na kami ngayon sa computer na rin. This is much, much more better kasi kapag naglagay ka doon, makikita lahat at yung observation mo, nandun na lahat doon. Mm-hmm. So kapag nag-rounds yung consultant o yung doctor, makikita na lahat doon. Lahat detalyado. So, but obviously, it's government thing, budget and trust. So it all goes down to the budget, di ba? Tama. Kaya gano'n. So eventually, lahat magiging centralized na yung notes, charting. So pare, dahil nabanggit niyo yung government, so magkaiba ba ang benefits dyan sa government o private hospital ka nagtatrabaho sa UK? Well, there's good thing and bad thing. Pero I must say, ako nagtrabaho kasi sa private as a care manager or manager of a home. So obviously, ang salary nila ron is they can increase the salary. Pero ang leave mo, annual leave mo, hindi kasi dami ng holiday sa working in a government hospital. Mm-hmm. So, sa government hospital naman, it's all banding. Band 4, band 5, band 6, band 7, mga ganun. Tapos, ang entitlement mo, once you've worked 10 years above, meron kang 8 weeks holiday. So, mm-hmm. meron kang 2 months holiday. Wow. So sa private sector, parang 5 to 6 weeks lang yata. I'm not sure, don't quote me on that, pero parang ganun. Obviously, we pay ang sickness sa government. Kapag off sick ka for 6 months, that's full 6 months is paid na yung salary mo. Wow, yung ano pare, may tanong ko lang ulit. Yung sa maternity leave ng mga mother, paano ba dyan? Kasi sa Ireland, 6 months eh. A maternity leave is can go up to 6 to 9 months to 1 year. Accepted. You know? Saka dito, pag family ang pinag-usapan, talagang wala kang masasabi. Kasi salute ako sa UK pagdating sa mga family. In fact, pag sinabi mo lang na may sakit yung aso mo, pauwiin ka na nun, pre. Sabihin sa'yo, oh, you have to attend to your dog. Because obviously, the dog's not well. Pero what more kung bata pa yan? O asamu yan. Talagang, no question asked, they're very supportive. Talagang, talagang pauwiin ka nila. Grabe, ang ganda. Don't bother with the work. Sabi nila, don't think of the work. Just go home. Ganun sila. Ang sarap na magtrabaho sa iyo. Okay pala dyan, pare. So yung pare, dahil dyan, dahil busy ka, di ba? Paano naman yung time mo sa mga kids mo, sa family mo? So, ako part-time kasi ito eh. Part-time. Part-time ako. Mm-hmm. Part-time kami ni Mrs. So, normally, ang full-time hours it is 37 and a half hours. Mm-hmm. So, ako, I'm only working like 30 hours in a week. Before, pwede nagtatrabaho rin ako sa agency. Yung agency work, you go out of your comfort zone. Sabi nila, it shouldn't be like that. But, pero magtatrabaho ako sa ibang trust. Pero it's a different thing. You get paid more kung ikaw ay natrabaho sa agency. Pero kapag day off, siyempre, spend time with the family. It's not all about money all the time, di ba? Family is important. Spend good quality time. Kasi you can never turn that clock kapag na-miss mo na yan, tapos na yun. Oo nga, madalas nakikita ko yung magaganda ng mga scenery mo eh. Yung bonding time nyo, photography. No, ang bonding time namin kapag kasi United Kingdom is parang ano yan, picturesque yan. Pagdating sa ano, sa mga... Oo, naganda na mga... So, siguro nakita mo na yun sa aking sa peak, sa media natin.
Ang so, ganda, ganda. Nag-ano kami, nag-mountain bike, walking, strolling, tinitingnan namin. We enjoy that type of living. Kasi fresh air, di ba? Yeah. Talagang, yun lang naman ang alam eh. Kapag kulit to, summertime. Summertime is coming summer here. Na. So, barbecue season na naman yan. Yun. Labang ako yung barbecue mo dyan. So, pare, pabalik na naman tayo ngayon kasi, di ba, pandemic pa rin naman tayo. Hmm. So, paano mo nahihinarap itong pandemic ito as a nurse, as a manager dyan sa area mo? Oh, lahat tayo. Been really na-apektuhan talaga tayo sa pandemic na to, not just here in the UK, but all over the world, lahat ng countries. So sa amin, we're all very busy. Like you dyan sa US, busy talaga. So now, I've just read the email, we got like 200 cases sa hospital. Wow. Pero not like before, nung unang strike ng pandemic na yung tao, kapag in-admit, after a few weeks lang, o after a few days lang, matay na. Unfortunately, gano'n na nangyayari. Pero with the help of the vaccines, you know, talagang it really helped. It really boosts the immunity. It's vaccine immunity. Tapos yung iba naman, natural immunity kapag nagkaroon sila ng COVID. Mm-hmm. Pero still, not a guarantee, but it really helps. Kayong pinakaunang bansa na nagkaroon ng vaccine eh. Dito kasi when I salute the government, obviously you can't please anyone, everyone. May mga criticism pa rin. Pero dito, nung nalaman nila nagkakaroon na ng pandemic na ganyan, talagang ang mga lahat dito, ang Dyson, I don't know if you know Dyson, yung Dyson na yung nag-develop ng vacuum, lahat ng engineer, type of engineer, they volunteered na gumawa ng ventilator. They've set up emergency hospitals para, alam mo yun, talagang gano'n. Tapos yung mga kanila mga scientists, they all collaborated para lang maka-develop ng vaccine. So, United Kingdom is one of the first country to administer the vaccine. Oh, galing. Galing ng response yun dyan eh. Sa COVID-19 yan. So, pare, balikan ko lang ulit kasi a while ago, you mentioned about yung admitting the patients with the COVID, pare. So, ano yung mga protocol nyo dyan sa admission? So, sa amin pre, diba, as I mentioned a while ago, meron kaming 2 days, day 1 and day 2. So, ang unit namin can only cater is pre-COVID. Walang COVID. Kapag may COVID sila, they've been sent to, kapag talagang poorly sila, they go to ICU, intensive care. O kaya naman kapag ward-based lang sila, they go to the infectious diseases ward. Pero yung aming unit, luckily, we don't cater for COVID patients. Pero it doesn't mean na hindi nagka-COVID yung unit. Obviously, kasi the highly transmissible naman ang COVID. So nagkakaroon sila ng bigla na lang after 3-4 days o nagiging positive. Once na naging positive yan, we escalate it straight away sa site manager. And whoever is the flow coordinator sa hospital or sa critical care, and then they have to be out of our unit straight away. And once they're out, deep clean yung bed space na yon. Plus, lahat ng patient na na-expose, they have to be pre-swab for COVID. And then, kapag syempre, nag-stay sila sa unit namin, kapag time nila na kailangan na mag-discharge, they have to go to a ward which is kailangan nasa side room sila kasi they've been exposed. Mm-hmm. Hindi sila pwedeng isama sa mga pasyente na mm-hmm. na COVID-free. Though, syempre, gaya nga sabi ko, it's highly transmissible. Anytime, maging positive yung mga yun eh. Yes, yes, yes. Kasi sa ngayon, na-expose sila pero after a few days, positive na sila. 10 days, 14 days. Magalabasan yung symptoms eh. That's the, siguro, yun lang ang grace siguro sa unit ko na we don't cater COVID patients. Okay. But obviously, we are prepared. Kapag nagkaroon, nag-suit din kami ng mga parang astronaut suit. Napakahirap po, 12 hours. Ha? So, diyan ba pare, ang tawag ito, required ba o yung
lahat ng mga nurses, ng empleyados dyan na magkaroon ng vaccine? Mandatory sa inyo dyan? Originally, during that time, syempre, as much as possible, working in a health sector, it's a must na magkaroon ka talaga ng vaccine. Mm-hmm. Pero, yun lang mga tao na yun during that time na gusto. Majority naman eh, halos naman na na-vaccine sila. Pero may mga tao naman na it's the choice. Yes, they don't want it. Uh-oh. You respect that. But recently, I think ang government nagsabi na you're working in a government sector, medical profession, it's a must for you to have the vaccine. So far, naglaylo na yung mga issue na yun. It's proven naman na effective ang vaccines. Mm-hmm. Pero there's still some people na ayaw nila ng vaccine. So you can't really ask for more. Respect natin ang rights nila. Exactly. Tama yun. So pare, throwback muna tayo pare. Mm. Eh, hindi naman throwback talaga. So, anong mas mahirap? Pag naging nurse ka dyan sa area mo, dito sa Pilipinas o dyan sa UK? Different pre. Different ang, syempre, nung nagtrabaho ko as pediatric nurse sa government dyan sa, mm-hmm. sa Manila, syempre, the hospital can only cater and can only give mo ano yung resources nila during that time. I'm not saying that the hospital is not equipped. They are equipped. Kaya lang, kulang pa. Pero kahit kulang, napakagaling ng mga nurses dyan sa National Children's Hospital. They, naabutan ko nga dyan na before na kailangan mo nasal prong sa mga bata. Mm-hmm. Wala talagang magamit. So, you have to improvise, right? Yung IV drip tubing, we have to make a hole and put it on the nostril and during that time. Pero I'm so proud naman at kahit paano naman na nakita ko yung gano'n na experience ko yung gano'n. Pero it would be nice kung hindi na-experience ng lahat ng government hospitals sa Pilipinas yun. But ngayon, I must say that the really hospital there is hospital sa Pilipinas. They're equipped. Pero during the time, yung pag sinabi naman na equipment, yung kanilang NICU, PICU, ano yan, may mga equipments yan. Pagdating naman dito sa UK, obviously, siyempre high-tech eh, no? Parang, parang lahat ng mga devices na pwede mong hingin lang dyan. Tapon lang sila na tapon eh. Kumbaga, parang minsan, ikaw pa yung manghihinayang eh. Kasi having worked in a government sa Pilipinas, alam mo yun, parang nakakahinayang. Kaya magagamit pa to dito. Parang dito lang tapon na. Pero I understand the other side why. Pero it's a different thing. Pero one thing for sure, yung puso ng nurse, yung pagka-nurse ko sa Pilipinas and pagka-nurse ko rito, ay isa lang, hindi na bago yun. Maging efficient nurse mo, di ba? With the help of yung mga managers namin, supervisors namin. So pare, may tanong ko lang ulit. Paano ka ba nakapag-adjust sa working area mo? Paano mo inumpisa yung araw mo dyan sa trabaho mo? Yung nakuha ko sa start ako sa uni, obviously mayroon akong mentor. Talagang tutok naman yung mentor sa akin, and then they always say if you got any question, feel free to ask. Mm-hmm. So I ask kasi yun yung opportunity na kapag hindi mo alam, don't do silly things na or don't pretend na alam mo lahat. Kailangan magtanong talaga. Oo, kailangan magtanong kasi pag hindi ka nagtanong, tapos you just tingin mo tama yung ginagawa mo. Pala, mali. Kawawa, hindi lang naman, hindi ikaw yung kawawa, yung kawawa yung pasyente. So, they don't know anything about that. Kumbaga, para sa kanila, they've entrusted themselves sa atin eh. Sa akin, sa amin, para alagaan. So, ano naman talaga, pero very supportive yung mga mentors ko during the time. And then, kaya sabi ko, every day is a learning. It's a learning day. May matututunan ka every day. Every day is a learning day. Every day is a learning day. No doubt about that. Kahit na same case pare. Minsan bigla lang may lumabas na ano yun? Oo, totoo yun. Kapag gano'n, ang gagawin. So, minsan nakakatawa dahil during that time, ako yung nagtatanong,
Ngayon, kapag may mga bago kaming newly qualified nurses or student nurses na tinuturuan, mm-hmm. so we have to teach them in sharing, kumbaga, because they're the future, they're the next generation of nurses na siyempre gusto mong i-train na magiging effective at efficient nurse sila. Yes, tama, tama. Na-encounter mo rin ba yung mga Filipino nurse dyan, mga Filipino student nurse na anak ng mga kaedad natin? Oh, meron. Dami din, marami. Meron din, pre, meron din. So happy to see them. So happy na gusto yun nila yung gawin yung katulad ng ginagawa namin. Probably they've been inspired ng parents nila. Pero at the end of the day, there's no such thing as an easy job. There's always a problem. That's how you deal with the problem. And if there's a problem, you deal it straight away. Yung paring Jay, nako. Ang dami naming natutunan sa iyo, paring Jay. I think ano yan, sa experience na rin siguro, tsaka natutunan ko rin sa personal experience, tsaka na-experience din ng ibang tao. Siyempre, nakita mo ng mali, bakit yung pagagawin? Oh, paring Jay, medyo mababa ng mga tanong ko sa iyo, no? So, paring Jay, ito, mga dalawang tanong ko na lang to. Okay. Ano yung mga advice mo sa mga graduate RN natin sa Pilipinas? Ano? Ano maging efficient nurse yun, kagaya mo, pare? Katulad ng ginawa rin natin, pre. Yung time natin. Kailangan mo mag-aral na mabuti. Sumunod ka sa mga payo ng magulang mo tsaka ng mga clinical instructors mo. Education starts at home. Then education is further sa school, university. So just focus on everything you do. And obviously, don't forget to pray. Always. Talagang kailangan mo lang naman maging masipag ka, maging matyaga ka. Well, don't be, kapag nagkaroon ng setback, huwag mong ayaan mo lang yun. Just brush it off. It's a matter of how you're going to deal with it. Kung paano ka ulit tatayo sa pagkakamali. This time, you don't want to repeat the same mistake. So, Just focus, work hard. Alright, ang ganda ng words of wisdom ni Sir Jay. So Sir Jay, ito naman. Diyan naman sir, sa mga bagong dating ng mga nurses natin dyan sa UK, ano naman ang advice mo sa kanila para tumagal sa area nila? Obviously, kapag you've taken this job, obviously, you need to take the responsibility. Kailangan mo talagang mahalin yung trabaho mo. Kung ito ba talaga yung gusto mong gawin, kailangan mo rin makinig. Kung marunong kang magsalita, you have to learn to listen as well. It's a two-way process. Kapag merong advice na binibigay sa'yo, just take it in. Kapag medyo masama ang tingin mo, parang tatampo ka, don't take it negative kasi actually, yan ang natutunan ko eh. Yung mga British before, kasi may tayo, Pilipino tayo, di ba? Pag nasabihan ka, parang sa mga loob mo. Di ba? Parang gano'n. Parang, normal reaction. Bakit gano'n yung tao na yun? Parang yatang dinidiktahan ako ng buti. Pero, no. They don't mean it that way. And then, gaya lang sinasabi nyo dalit sa UK, we're all adults. You know, everybody is entitled to their own opinion. Mm-hmm. But as long as the opinion is right, as long as para sa kapakanan ng pasyente, do it. Ayun, parang Jay. Saludo kami sa iyo, parang Jay. So, ito pare, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Maidagdag? Siyempre, it's nice to see you, pre. Thank you sa Global Nurse Team. Tapos, siyempre, it's one way of... Siyempre, nakikita natin yung mga makikita natin in the future vlogs mo yung mga classmates natin or mga nurses natin at di natin yung klase. Siyempre, gusto ko rin pasalamatan yung maging teachers natin, mga CIs natin, parents natin. Pinaalala ka ba CIs natin? Si Sir Norman Gutierrez. Yes. Is very, very active sa media. Shout out to Sir Norman. Yeah. Si inandyan. Inandyan sa ating mga clinical instructors na nasa Amerika. Oh, si Sir Hiner Castro, nandito. Si Hiner. Yung mga yan, hindi natin makakalimutan yung mga yan.
Mm-hmm. Siyempre, ako, papasalamat ako sa aking mga fellow Clarisians, Sebastinians, mm-hmm. saka mga Generals Aguinaldo. Yun! Salute tayo dyan sa Generals na yan. Exactly. Pero talagang very, very thankful ako, pre. Thank you very much for giving me. Pare, thank you din at pinaunlakan mo kami. Anytime, anytime. Anytime. Nakakatawa nga panoodin eh, yung mga classmate natin. Tapos si Roland Mancio. Enjoy naman. It's nice to see them, old faces. Meron ka ba ang gustong i-request, pare? Para... Pero i-request, wala naman. Just keep the good work. Keep it up, pre. Just keep it up. I-request mo, sino kasunod dito? Ah, susunod natin. Dami, dami. Si Boots. Si Boots. Ah, si Boots. Sige, i-request natin si Boots. Si Michelle Antenor. Okay. Nasa Canada. Okay. Hanapin natin yan. Hanapin natin. Oh, pero si Butch, si Bossing Butch. Boss yun eh. Sige, Butch. Kasunod ha. Sabi ni Sir Jay. Oh, request yun, request. Request. So, paano pa rin, Jay? Yes. Maraming salamat sa'yo at hanggang sa muli, babalikan ka namin. At malay mo, di ba? May bagong kwento. Oh, naman. Medical field na nasa iyo. Okay. Kaalamin namin yan sa iyo dahil nasa management level ka eh. Medyo malawak-lawak na yung alam mo dyan. Okay, sir. So, paano? Okay. So, good night. At abangan mo na lang, okay? Okay. Thank you very much. Sir, salut kami sa iyo. Thank you. Alright.